Alright, so kamusta ho ba tayo dyan mga kami o mga kakapamilya o Kapa Community Incorporated? Doon sa mga nanalo po ng ating last raffle, ipapadala po yan mamaya sapagkat medyo natapilok po ang paa ng iyong lingkod. Masakit po ang paa ng iyong lingkod kaya hindi po tayo makaalis-alis. Ano? So mamaya po, iuutos na po natin ipadala sa lahat po ng mga nagwagi ng mga t-shirts at yung cash. Ipapadala po natin mamaya-maya lang po dyan sa inyo po sa inyong mga address na ibinigay sa amin. Alright, siyempre po mamaya po ipapatiin po natin ang mga birthday. Aha, yung mga may birthday ngayong araw. Yung po mga pinanganak ngayong araw, pwede po kayo magpabati at sa papakantahan po namin kayo ng happy birthday. At siyempre binabati po natin ang AIM Global Alec Chris. Wala pa, mamaya pa yan. Good morning po, but walang tao. Saan ang walang tao? Ha? Ah, walang tao kanina. Alright, kayo po, may tao na po ba? Alright, siyempre po si Kimong Lalay Perez Flores, Lalay Dimas from MJ Gomez. Ayan, magandang umaga po kay Christine Balahadia. Ayan, alright, oo. Good morning po kay Disky De La Cruz, Joshua Buendia. Ayan, wala pong digital TV. Wala po, Joshua Buendia. Gogo Kappa Aisel Sigon. Chubby D. Guzman, ayan, hi, kamusta po ba tayo dyan? Magandang umaga kapamilya, watching from Bahrain mula kay Lenny Matos Saliot. Ma'am Lenny, pamaya po ipapadala po namin ng yung pong napanalunan ha. Antay-antay lang po tayo at ako po ay napilay at ako po ay natapilok. Kaya hindi po tayo masyadong makalakad ngayon ng maayos. Eh masakit po ang ating paano. Bakit wala pong phone pa si Pastor? Kahit kamustayin lang kami, mga members ay tuloy pa rin ang isip ba namin. Opo! Ang Christine Balahadia, eh actually po, for your information po, no, para po sa lahat ng mga nanonood ito, para alam po ng mga sabihin nila, hindi nag-a-update ang Euro TV Philippines. So, medyo tumatahimik po ang pangkat ng Euro TV Philippines ang lahat po ng mga Kappa members sapagkat ayaw po natin na mausog. No? Ayaw po natin mausog ang pagbubukas po ng Kappa Community Incorporated. Ay talaga naman po nga malapit na po ano sinasabi nga po ng mga ating namumuno diyan sa mga nakakaalam ang sinasabi nga po ganun eh no para alam po ninyo ha para alam po ninyo ano ho ba ang nangyayari dito po sa Euro TV Philippines o yung mga kaganapan natin diyan sa iba't ibang ano ba ang updates sa Kappa. Ito po, may babasahin po ako sa inyo, no? Ang updates po ngayon sa Kappa, no? Hi, kapamilya. Busy lang ang mga jud ko. Ayan, ang SEC versus Kappa sa DOJ. Magkaiba sa ginagawang pag-aayos ng mga papers para ma-legitimize ang Kappa. So, anytime na matapos ang mga papeles, magbabalik na ang Kappa ng mas matibay na walang makakasira sa Kappa. O sa Kappa, maganda ang sistema, walang mahabang pila kasi ATM na, no? Kaya wag na wag mag-alala sa SEC versus Kappa kasi individual yan. Gawin nating patuloy na manalangin ng may malinis na puso, pakitiwala sa Diyos na bigyan ng knowledge, wisdom, good health ng ating mga opisyal, lalo ng ating founder Joel Apolinario at nakaupo sa bawat agency na pinapapasahan ng mga papers, no? Lalo-lalo mapabilis natin ang mga papeles natin sa ma-legitimize. Don't worry kapamilya, Kappa soon to rise. Huwag lang tayong mainip. Antayin natin ang live ni Pastor. Siya lang ang tanging makakabigay ng legit news. Wala nang iba sa atin dito. Bibigay lang tayo ng lakas ng loob. Bawat isa, kapit kamay lang. Walang susuko. Makakatamtam natin ang tagumpay. So, gayon po yun, ano? Inaayos po actually kaya hindi po kami masyado nagbibigay ng mga updates para po sa kaalaman ng mga kasama natin ano. Ayaw po natin maging magulo, no? Nagkakaroon naman po tayo ng ugdayan sa mga kapamempo sa mga Kappa officials, no? Na talaga namang inaayos na po at malapit na po natin makamit yung tagumpay yung pagbubukas ng Kappa. Kaya lang, ayaw ho natin siyang mausog at ayaw ho natin makakuha ng mga maling information. Ano? Managbigay ho tayo ng mensahe na naman, kukopyay na naman po ng iba yan, papasa na naman po sa iba yan, lalagay na naman po sa YouTube channel yan, lilituin na naman po ang lahat ng mga miyembro ng Kappa. No? So ang ating pong pakiusap, no? Mag-antay lang po tayo, malapit na po tayo.
At ang napagkaisahan po ay si founder Joel Apolinario na po ang mag-a-announce ng pagbubukas ng Kappa Community Incorporated. Kaya hindi po siya nagla-live sapagkat yung pong pagpapasa ng mga papers natin, yung mga documentation natin para ma-legitimize na po ang Kappa ay malapit na po nating maabot, no? So ang sa amin lang, hindi ho kami nagbibigay ng detalye dahil ayaw ho naming mausog, ayaw ho naming maging magulo, no? Ang tamang magbibigay po ng tamang balita ay yung nag-live na po ang Pastor Joel Apolinario at siya pa mismo ang mag-a-announce ng pagbubukas ng Kappa Community Incorporated. Antay-antay lang po tayo, ano? Yung po yung napagkasunduan ng nakakarami, especially po sa Euro TV Philippines, kami po ay sumusunod sa mga alintuntunin at utos lamang na maging tahimik muna tayo, no? Sapagkat hindi ho natin hayaan na maging dahilan tayo para hindi ho matuloy ng pagbubukas ng Kappa Community Incorporated. So ang ating advice, no, magdasal, no, magantay at manalangin na mapabilis ang pag-aayos ng papers ng mga legitimized o ma-legitimize ang Kappa Community Incorporated, ano. At si Powder mismo ang mag-a-announce niyan, magla-live po siya. At pag nag-live na po si Pastor Joel Apolinario, yung po ay lehitimo, no? Ang nangyayari ho kasi, magbibigay lang ho kami ng mga komento o yung iba naman po, kinokopya, nilalagay sa YouTube channel. Pag nilagay sa YouTube, anong ginagawa? Ginagamit pa yung kappa para lang kumita sila. At the same time, mali pa yung information, no? So para po hindi magulo, para hindi ho maging maguluhan ang lahat ng mga miyembro ng kappa, na pagkaisahan po na ang hinihingi ay manalangin po tayo, manalangin, magsama-sama po tayo, magkapit kamay, magantay lang po tayo. At pag naayos na po ang lahat, no, hindi lang ho kasi tayo nakataya doon sa kaso ng DOJ at Kappa, no. Continue yan, no. Ang sinasabi po namin, yung pong papers na inaayos po ng legal team natin para ma-legitimize yung Kappa, yun po ang pinakamagandang good news po natin, hindi po yung sa DOJ. Yung sa DOJ, kasuhan ho kasi yan, eh, no. So antay-antay lang po tayo at antayin po natin si Pastor Joel Apolinario mismo ang magsasabi. Magla-live po si Pastor Joel Apolinario at aantahin po natin sabay-sabay pakikinggan ang sasabihin ni Pastor Joel Apolinario na magbubukas na muli ang Kappa, ha? Ah, ganun-ganun lang tayo, ha? Masyado tayong mainip. At alam naman po namin at naiintindihan po namin kaya napakahirap po talaga ng buhay at talagang lahat naman po tayo ay dumaranas, no, ng paghihirap sa buhay. Kaya nga po tayo nagpo-programa dito sa Euro TV Philippines kahit papaano po ay maibisan namin ang inyong kalungkutan, ang inyong pag-iinip at hindi po kayo magduda sa amin. Ano? Alright, so wala po kaming phone pad si Pastor Joel Apolinario, nabasa natin. Pastor Renscap, nanonood din po si magandang Zenin.